Alam niyo, sino gusto rin niyo maging worry-free? Okay, makinig kayo, Megan. Hindi ito patawa, ha? Baka mamaya pa, tawa na naman kayo. Magpakabaliw ka. Tingin mo yung mga baliw. Yung mga baliw? Worry-free! Yung mga baliw na naglalakad, worry-free! Bakit? Baliw! Physical birth, kung paano ang tao ay talagang naging anak ng Diyos. Makinig kami, Gil. Kasi sa John chapter 3, isang pariseo, isang nasa nabubuhay sa batas, nabubuhay sa law, nabubuhay sa matinding religious leader, pero nagulat siya nung sinabi ni Lord sa kanya ang salita ng Diyos. In a word again, is not a command, but it is a statement of fact na dapat na mangyari sa buhay ng isang tao. Na ang gagawa nito hindi pastor, hindi yung pagsunod mo sa sampung utos, hindi yung pagpapakabuti mo, kundi ang Diyos mismo. Amen! Maintindihan niyo ako? Amen! Now, gusto ko lang makinig kayo rito sa aking illustration sa mag-asawang ito. Nakatingnan po ba kayo? Okay, good. Ma'am, harap tayo dito. Thank you. Allow me na gawin ninyo akong anak sa pagkakataon nito. Wala na kayong magagawa. Nag-commit na kayo. Iyo ang ding ka pa ni Pastor. Natin dito sa Davao, sir. Okay, here we go. Nung si Adan ay nilikha ng Diyos, wala silang DNA ng tao. Dahil hindi sila galing sa tao. Listen very carefully. Tahimik na. Parang makagano na. Parang may naabakan. Tahimik na para maintindihan kita. And I declare revelation knowledge. And understand. Nung sila nilikha ng Diyos, in the image and the likeness of God, the character and the nature of God binagay sa kanila. Binihisan sila ng glory ng God, kaya nga wala silang damit. Ang damit nila, glory. Naintindihan niyo ako? Yes. Now, ang DNA nila ay spiritual. Ano yung DNA nila? Ano yung DNA? Divine nature activated. Yung image and likeness. Okay? So nung hiningahan sila ng Panginoon, doon na buo, makinig kay Mege, alam mo lahat ng bagay nung nilikha ng Diyos sa pamagitan na ng kanyang salita. Panis, napaka-easy lang sa Lord. Let there be! Let there be! Yung mga salitang panis eh, wala. Sisil. Andali. Pero nung ang tao ang kanyang nilikha, pinroseso niya. Hindi ka basta-basta. Amen. Kaya pahalagahan mo ang sarili mo. Dahil hindi ka basta-basta. Amen. You are a God plus being. Kung ako nilikha sa plastic, plastic being. Ikaw ay nilikha sa image and likeness of God. Amen.
Kaya tingnan mo, na-depend ako na, ano, gusto ko lang kasi mag-focus dito. Ang babay ko sa Adan, nung iningahan ng Diyos si Adan, sabi ng Bible, ang tao naging kaliluwang may buhay. Nung ayong hininga ng Diyos sa Diyos, yung tinatawag na Zoe, or the life of God Himself, so nasa loob ng tao. Ay, at kalin sa may doon na lumikha ang Diyos ng spirit, soul, o body, sa loob ng tao. Sa loob ng katauhan ng isang tao, ito ay nalagyan lang. Tama? Ang design ng Diyos, ang design ng Diyos, ang tao, for eternity. Pangwalang hanggan. Wala kang magagawa. Yun ang gusto ng Diyos eh. Ano ang nag-motivate sa Diyos kaya nalilig ang tao? Love. Hindi mo sabihin, kaya nalilig ang tao, malungkot siya. No. Hindi kailangan ng Diyos ang ibang tao, ang mga bagay na nilikha niya. Ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos may tao, Diyos siya. Pero ang taong walang Diyos, kawawa siya. Amen. Self-existent, self-sufficient God. Kaya lang na-reveal ang plano ng Diyos noong nagsalita na siya. Pagin niyo may game. Dito lang ako, ito lang ang part na kukunin ko. So ang spirito ng tao, yun ang nakikipag-ugnay sa Diyos. Amen. At that time, ang Diyos at ang tao ay matindi ang kanilang intimacy. Sa totoo, nung ni-research ko to, ang totoong pagsamba ay ang pagiging kamukha ng Diyos. Hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos, hindi mo siya kamukha. Amen. Kaya nga, pinerfect niya ang spirit natin sa grace ni Lord, sa blood ni Jesus, hindi kasi pwedeng sumamba sa Diyos kung hindi ka perfect. Makinig kayo may eh. That's why nag-deposit siya ng perfection sa buhay mo. Amen. Pero mamaya pa yun. Nag-shortcut tayo niyan eh. Dito muna tayo. Kaya ang tao ngayon at ang Diyos, grabe yung bonding sa Garden of Eden. Amen. Yun naman talaga ang gusto ng Panginoon eh. Ang una niya nilagay ng foundation sa tao is yung kanyang image and likeness. God's representative, resemblance, etc. Copycat. So yun ang ibig sabihin nun. Pero hindi ko muna kukunin yun. Kunin ko yung the character and the nature of God and the ability of God. Bakit kasi yan sa tao? Because God is love. Katulad na sinabi ko, love is sharing and giving. Amen. Nature niya yun. Amen. Nung binigay niya sa tao yun, grabe yung pinag-aaralan ko in the spirit, kung ano yung pagsamban Adan sa Diyos, ang tindi. Pati mga anghel nalilito. Grabe. Yung intimacy nila. Pero nung nag-fall ang tao, to make the long story short, nawala yung glory, the loss of everything. The loss of dominion, the loss of etc. Pero dito ako interesado sa spirit ng tao na hindi na cannot able to commune with God through spirit sa spirit, sa soul na lang because of sin of rebellion. Amen. Ay, so ibig sabihin, dati ang tao may tagakaharian na wala sa paghahari ng Diyos. Amen. Tama? Amen. Kaya pinalis sila sa teritory nila. Pero because God is love, God is gracious God, tingnan niyo ang ginawa ng Diyos. Pinagpatay pa rin sila ng hayop. Magaling-ganig eh. Ang Diyos ang gumawa para sa Eva at sa Adan ay madamitan. Amen. Hindi nga silang gumawa eh. Ang ginawa nga nila, yung pinatakip nila, yung dahon. Pero tingnan mo ang Diyos,
Passionista si Lord. Kaya pag may business kayo, passion. Mabili yan. Sabi ni Lord, huwag kayong maglilibanan sa inyong pananamit. Pero una niyang hindi siya, una siya, una niyang ginawa, naging matadero mo na siya. Ang galing magkatay, no? Siya mismo ang gumawa, makinig kayo. Ito malupit sa Panginoong, grabe. Siya mismo ang gumawa. Hindi tao, walang ginawa ang tao. Effortless pa rin ang tao. Tingnan mo ang grace ni Lord, andun na. Tingnan nyo, ha? Now, here we go. To make the long story short, punta na tayo sa New Testament para tapos na. Hindi tapos na agad, no? Mabibitin lang kayo rito. Except a man be born again, he cannot see. The word see means understanding. It's a Greek word. Nagkaroon kasi sa tao ng darkness. Amen. Naging ignorante. Ang na-encounter niya isang hari, isang Diyos ay nagkatawang tao, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sa katawang guru, teacher, kaya tinawag niya rabbi. Amen. At na-impress siya sa ginawang himala ng Panginoon. Kahit tinanong niya, Rabbi, alam mo na ikaw ay isang guru galing sa Diyos. Sa mga doon mga gawa ng ginagawa mo, di ba na Diyos sumasa kanya? Sabi ni Lord, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ha? Hello? Naguya at si Nicodemo. Tuloy-tuloy ngayon. Si Nicodemo, sir, napakatalinong tao. Pinag-aralan mo kanyang katauhan. Siya ay isang pariseo, kabisado, ang five books of Moses. Letter for letter, complete for complete, tunduk for tunduk. Matalino? Tama ba? Eh, nung na-encounter niya ang hari, nabobo siya. Dahil John 1.14, ang binaba niya ay nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, full of grace. Takasan nyo! Grace! And truth! Huwag lang basta grace, truth! Dalawa yung nilagay doon. Napangyay niyo maigi, nabubo siya, sabi niya, ano ibig mo sabihin, Panginoon? Makinig ha? Kasi mamaya, andyan na tayo. I declare, yun na rin, wala na. Ito na ang panahon na magsasalita tayo. Panahon na preparation ng Lord. Sasabihin mo, Lord, ayaw kung gusto ko, nasa ligod lang ako, pero hindi. Inalagay ko na Lord sa harapan. Alam nyo kayo, nakita ko, ang anang dangerous initiator kayo. Parang si Bat na laging nasa unahan. Na laging, oh, do, eh, what are you? Parang, sila na naglagay niya, hindi ikaw. Nasaan na ako? Nabobo sila. Nabobo si Nicodemo. Bakit? Ito ang sabi niya.